Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagtiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinanla sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, may isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.
Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos para ngalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos para ngalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa haram niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, para ngalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, para ngalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, para ngalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang buhay. Magandang buhay. Alam ko po kahit meron tayong mga pinagdadaanan sa linggo, sa araw-araw ng ating mga buhay, maganda pa rin yung ating mga buhay sa kabila ng mga iyon. Dahil mayroon tayong Diyos na palaging sumasama sa atin. At yun nawa yung patuloy nating pagkapitan na sa lahat ng panahon ng ating buhay, meron tayong Diyos na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. At ninanais ng Diyos na tayo ay maitawid
mula sa buhay na ito patungo sa mas magandang buhay, sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yun yung patuloy nating pagkapitan ng pag-asa sa araw-araw at para magkaroon tayo ng magandang pagtanaw sa bawat umagang dumarating sa ating mga buhay. Sa atin pong mga pagbasa, may dalawang tanong po akong gustong sagutin. Unang tanong, ano ba yung nagiging dahilan? Bakit lumalaganap yung mabuting balita sa mundo? Ano ba yung dahilan? Bakit dumadami yung mga mananampalataya? Kung mapapansin po natin sa unang pagbasa, unti-unting lumalawak yung nahaabot ng pananampalataya ng kwento ng ating Panginoong Hesus dahil may mga taong nagdadala nito sa iba't ibang parte ng mundo. May mga alagad ng Diyos na kung saan-saan nagpupunta upang ibahagi ang kwento ng ating Panginoon. At mahalagang makita sa unang pagbasa, sila San Pablo, bago sila magpunta sa iba't ibang mga lugar, hinihingi nila yung gabay ng Espiritu Santo. Mahalagang nais nating maglingkod, pero mahalagang aspeto rin ay hihingin natin yung paggabay ng Espiritu Santo. Dahil yung ating mga efforts, yung ating mga panahon, yung ating mga ginagawa, magiging mabunga lamang ito kung ito ay ginagawa natin kasama ang ating Panginoon, kasama ang Espiritu Santo. Kaya ito yung mahalagang buksan natin yung ating mga sarili. Alam ko marami sa atin ang nagnanais na magbahagi, na magbigay ng panahon, na magbahagi ng talento, magbigay ng yaman para sa misyon ng simbahan. Napakahalaga rin na sa ginagawa nating mga iyon, sa pagnanais nating magawa ang mga iyon, kailangan nating hingin ang paggabay at tulong palagi ng Espiritu Santo. Dahil yung Espiritu Santo naman po talaga yung magbibigay sa atin ng inspirasyon at magbibigay sa atin ng patuloy na lakas para mapagpatuloy yung ating mga misyon. Dahil ayun po yung nagbigay ng lakas kanila San Pablo sa kanilang pagmimisyon sa kung saang-saang lugar. Kahit na may mga lugar na tumatanggi sa kanila, hindi naniniwala sa kanila. Patuloy nilang ginagawa ang paglilingkod dahil alam nila na patuloy silang bibigyan ng lakas ng Espiritu Santo. Unang imbitasyon po sa ating paglilingkod, buksan natin yung ating mga buhay sa Espiritu Santo para patuloy tayong mabigyan ng lakas upang mapagpatuloy yung pagbabahagi ng mabuting balita. Yung ikalawa pong tanong na dapat nating masagot sa ating pagninilay sa araw na ito. Habang naglilingkod naman, alam po natin ito, habang lumalapit tayo sa Panginoon, minsan darating yung mga paghihirap. Ang tanong natin sa Panginoon kung minsan, bakit kung kailan ako nagsusumikap na maging mabuti, bakit andito naman dumadating yung mga nanguusig sa akin, nagpapahirap sa akin? Kapag kung kailan ako nagsisimulang magbago, maraming tao ang nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Naranasan niyo po ba iyon? Siguro yung iba po naranasan, nagbabago na nga ako pero inaasar pa ulit ako ng mga taong ito. Parang ayaw akong maging mabuti. Sa totoo po, meron pong kwento ng isang dating nakulong po na lumapit sa akin pagkatapos ng isang misa. Wala pa po ako dito sa parokyang ito. Nasa San Miguel po ako noon. Pagkatapos po ng misa namin, lumapit sa akin yung dating nabilanggo. Sabi niya, hindi pa po ako pari noon. Brother, hirap na po ako. Bakit naman po? Kinuwento niya po, nabilanggo siya dahil sa ganitong kasalanan niya, nagawa niyang mali. Pero sabi niya, brother, nagsusumikap na po talaga akong maging mabuti. Sa katotohanan, ang una kong pinuntahan pagkalaya ko ay itong simbahan na ito dahil gusto kong magpasalamat sa Diyos sa ibinigay niyang kalayaan sa akin.
at nakahanap po ako ng trabaho. Pero sa trabaho ko po, yung tingin po ng aking mga katrabaho ay parang napakasama ko pa rin. Parang wala akong pag-asa. Palagi nila akong pinag-uusapan. Parang dumadating yung mga punto sa aking buhay na gusto ko na lang gantihan sila. Gusto ko na lang saktan sila. Gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay dahil sa mga ginagawa nila sa akin. Ang sabi ko po sa kanya, kapag tayo nagsusumikap na maging mabuti, kapag tayo ay tumatahak sa daan ng pagbabago, yung puwersa ng kasamaan, talagang hihilahin tayo pabalik sa kanya. Dahil ayaw ng masama, ayaw ng demonyo na tayo ay nagbabago. Kaya lahat ay gagawin niya, iinisin niya tayo, papahirapan tayo para lamang hindi tayo makapagpatuloy sa daan ng kabutihan. Kaya kuya, ang sabi ko po sa kanya, patuloy ka nawang humingi ng lakas sa ating Panginoon na malabanan yung puwersa ng kasamaan na dumadating sa iyong buhay. At hindi lamang po sa kanya iyon, sa atin pong lahat na nagsusumikap na maging mabuti, na nagsusumikap na magpahayag ng mabuting balita ng ating pananampalataya. Patuloy po na magpapadala ang puwersa ng masama, ng mga pagsubok na magbibigay ng pagdududa sa ating pananampalataya, para tayo ay manghina at unti-unting tumigil sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero nawa ang ating mga tugon sa pagpapahirap ng mundo, pagpapahirap ng masama, ay mas matinding pagkapit sa ating Panginoon na nais tayong madala sa mas mabuting buhay, sa mas magandang buhay, sa buhay na walang hanggan. Ito po yung tandaan natin. Sa matitinding pagsubok at pagpapahirap ng mundo, ang sagot dito ay mas matinding pagkapit sa ating Panginoon na lubos na nais tayong dalhin sa mas magandang buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, dalawang paanyaya po sa araw na ito. Paanyaya na tayo katulad nila San Pablo magpagabay sa Espiritu Santo upang makapagdala pa ng maraming tao patungo sa pananampalataya. At tayo naman na patuloy na naglilingkod at naglalakad at naglalakbay patungo sa kabutihan. Sa mga panahon na tayo ay sinusubok ng mundo, tayo nawa ay maging matatag sa pagkapit sa ating Panginoon upang marating natin ang inihanda niyang tahanan sa kalangitan sa wakas ng ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy nating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy nawa tayong samahan ng Espiritu Santo upang maging matatag tayo sa bawat panahon ng ating mga buhay. Ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumubuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan, hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama,
Panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Jesucristo, hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inangiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. With me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, magsiupo muna po tayo. May nais lamang po kong ipakilala sa bawat isa sa atin. Kasama po natin sa pagmimisang sa araw na ito, ang mga cancer warriors po. Pwede po bang tumayo kayo? Ayan po. Ang hiling ko po sa bawat isa pong naririto ay isama natin sa mga panalangin natin ang mga kapatid nating may pinagdadaanan, may karamdaman, lalo na ang sakit na cancer. Naririto po at yung mga wala rito, patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin upang patuloy nilang mararamdaman ang paglingap ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagdamay sa kanila. Sige po, upo muna po tayong lahat ulit. At mga minamahal kong mga kapatid,
yung mahalagang paalala po ng ating ebanghelyo, ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Una, maging katulad tayo ni San Pablo na nagdadala ng mabuting balita sa buhay ng bawat isa at maging matatag sa pagpapahayag ng pananampalataya sa kabila ng mga paghihirap. Alam po ninyo, yung nagdala po ng mga cancer warriors dito ay dati din pong may sakit ng cancer po, si Miss Paula po. Sa pamamagitan ng kanyang pakikiharap sa ating Poong Jesus Nazareno, napagaling siya. At ngayon siya naman po yung nagdadala ng iba patungo sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nagdadala ng iba patungo sa ating Panginoon. At alam po ninyo, nung kinakwento niya ito sa kanyang social media, marami din po siyang naging basher sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pero sa kabila noon, patuloy siyang nagpapahayag ng mabuting balita. At ito rin po yung imbitasyon sa bawat isa sa atin. Katulad niya, katulad nila San Pablo, katulad ng mga alagad, patuloy na magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng ating mapupuntahan. Magsitayo po tayong lahat. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.